good day and welcome or welcome back to my channel, Love Life. So, sa channel natin na to, nagsishare ako ng mga videos, ng mga pwedeng pagkakakitaan kahit nandito lang tayo sa bahay. Plus, mga iba-ibang video na rin na makakapagdala ng motivation or inspiration sa ating mga buhay-buhay. So, kung bago kayo sa channel ko, please consider subscribing. Click on the subscribe button below plus the bell button na rin para updated kayo sa aking mga uploads. For this video, nasa 10th part na tayo ng ating tutorial series about being a virtual assistant. So, hindi na to tutorial ngayon, but I'll be sharing with you kung ano yung experience ko on having my home-based job. So, bali 10th part na to nung series na to, at sana yun sa mga interested sa mga ganitong videos, nakasunod po kayo sa mga sa ating tutorial series. So, sa video na to, ikukwento na ko sa inyo yung aking experience sa pagkakaroon ng home-based work, paano ko naging virtual assistant, bakit ako nag-land dito, tapos yung update na rin kung ano yung currently na meron ako or ano yung trabaho ko sa ngayon. So, kasi over mga 2 years ago, less than 2 years ago, nakapag-upload na ako ng video ng aking home-based job. Pero ngayon, mag-share ako ng update kasi yan, 2 taon na rin naman yung nakalipas. So, ito yung story. So, nag-graduate muna ako ng BS Accountancy. So, yun yung natapos kong course. Tapos, hindi ako CPA or Certified Public Accountant. So, accounting graduate lang ako. Tapos, after that, nakapag-work ako sa Ortigas, sa Makati, tapos sa Mandaluyo. So, dun sa last employer ko, yun, that's the time na nag-resign ako sa, or umalis ako sa corporate world. Yun na pala yung last. Kasi that was the time na nabuntis ako, pregnant ako that time at nagkaroon ng pregnancy complication. So, kailangan kong alagaan si baby para syempre, ayun, para mabuhay yun. Kailangan kong ingatan si baby. So, nag-move kami that time sa Pampanga. Tumira kami with my parents. Tapos, ayun nga, nung time na yun, nag-resign na rin si husband from his work as a security guard. Tapos, nag-put up na lang kami ng internet cafe dun sa malapit sa bahay ng parents ko. Tapos, yun yung minamanage ng husband ko. Tapos, yun na yung naging source of income namin. So, nung time na yun, nagsistay kami with my parents, after a year, more than a year pala. So, mahigit isang taon na rin yung daughter ko that time. So, nag-try na akong maghanap ng trabaho. So, sa Pampanga na lang, since meron naman kaming maliit na negosyo na minamanage nga ng husband ko. So, ako na lang, magtatrabaho ko. Babalik sana ako sa corporate world. So, nag-try akong mag-apply. Siyempre, online na rin naman yung pag-apply that time. Jobstreet, JobsDB, ganyan. Indeed. So, yung mga online sites na meron dyan, ayun, yun, nag-apply ako doon, tapos tatawagan ka na lang once na ni-schedule ka for an interview, for an examination. So, yun, dumaan ako doon, tapos nag-apply ako 3 times, yung isa. So, sa ano nga pala kami dating? Lubao, Pampanga. Yun yung hometown ko, sa Lubao, Pampanga. Tapos, nag-try akong mag-apply for jobs. So, nag-apply ako. Pumunta ako sa mga interview sa Bacolor, Pampanga, San Fernando, tapos sa Mabalacat, sa Clark. Yun. Doon ako nag-apply ng mga trabaho. But then, okay naman, qualified naman ako at actually pasok ako sa qualification nila. Yung 2 pa nga doon, hinahire na ako. Kaso, hindi naging swak, hindi kami nag-match, kumbaga. Kasi sobrang baba talaga ng sahol. So, sa case ko kasi, siyempre nag-work ako sa Manila. So, medyo mataas yung rate doon. Kahit sa minimum wage, minimum pa lang na rate, yun mas mataas na talaga sa Metro Manila. Pero that time kasi, meron na rin naman akong 6 years of
full experience, sabi niya, sa pagtatrabaho ko as an accountant. Tapos, nung mag-try akong mag-apply sa province, dun nga sa Pampanga, mababa yung sahod. As in, sobrang baba. It's, ano lang, minimum yung offer. It's either minimum or above minimum. In-expect ko kasi that time na kahit papano, alam ko, mas mababa talaga yung rate sa province. Pero, yung sana man lang, medyo malapit-lapit or mababa lang ng konti dun sa current salary ko. Kahit hindi na tumaas, kahit bumaba lang sana ng konti. But then, ayun, sobrang baba talaga, minimum wage. Parang, ano na siya, almost half nung last pay ko, or last monthly pay ko from my last employer. So, parang medyo na-discourage ako kasi mamamasahe ka pa yung travel time, lalo pa dun sa Clark. From Lubao to Clark, it will take almost 2 hours ata. Around 2 hours yung travel time. Papunta pa lang yun. Tapos pabalik na naman. Syempre, yung time na i-devote mo sa pag-travel, tapos yung pamasahe, medyo malaki. At parang inisip ko, baka parang wala na atang matitira. Or kung ano, parang yung kikitain mo is parang hindi sapat. Para masustain yung needs namin. Or yung dun sa pagtatrabaho mo, hindi sapat yung kinikita overall, ha. So ayun, napag-isipan na lang namin na i-try ko yung home-based job. So yung home-based job, na nalaman ko yan from my previous accounting supervisor. So yun, nag-resign siya nun, tapos ayun, nag-land din siya sa being a VA or virtual assistant. Tapos yun, nag-work siya from home. Yan, doon ko nakuha yung idea na meron palang ganun. So, nag-try muna ako. Since meron kami internet cafe, medyo nag-research muna ako about it. And I think, yun, nakita ko nga na possible nga pala. Tapos, ayun, nag-decide kami ni husband na ayun, gawin nga yun na i-try ko yung home-based job. So, yung una naming ginawa is bumukod. Kailangan namin bumukod kasi kailangan ko ng space para sa pagtatrabaho. So, it's either a separate room or a corner sa isang bahay wherein I can work with privacy. Kasi yun yung i-require sa trabaho. Kahit papano, may privacy dun sa magiging area mo. Kasi unlike kapag sa bahay kasi ng parents ko, medyo maliit. At yung possible ano lang na space na makukuha ko doon is yung sa living area or sa sala, which is hindi naman acceptable kasi kailangan talaga medyo private yung ano, yung magiging pwesto. So ayun, yung napag-usapan namin, mag-move kami, humanap ng mauupahan. So nag-rent kami ng isang bahay na yun nga, sa next barangay lang naman. At doon ako nagkaroon ng chance na mag-apply for online jobs until dumaan ako sa mga interviews, sa screening process. Tapos until may isang client na yun, nagtiwala, nag-hire sa akin. So Australian siya. Yun, yung naging trabaho ko dun is bookkeeping bookkeeping and accounting. So yun yung trabaho ko sa kanya. So sa kanya po unang na-experience yung pagkakaroon ng home-based job. Tapos supposed to be mga 3 to 6 months lang dapat yung magiging work ko sa kanya. Ginrab ko yun para lang magkaroon ng work experience na home-based. But then na-extend lang nang na-extend. Dahil ayun, na-extend lang na-extend yun. Kaya umabot siya ng 1 year and 2 months. So doon nag-end yung first online job ko. After that, yun, natigil muna. Hindi muna ako nag-apply for another home-based job. Nag-try muna ako ng ibang racket tulad ng online selling. Tapos pagiging affiliate marketer sa Lazada, yan. Tinry ko din yan. Tapos, yun. Tapos nagka-work si husband dito sa Pangasinan. So after over a year, nag-move naman kami dito sa Pangasinan. So that was July 2017, nung mag-move kami dito. Tapos, nag-put up naman ako nun ng sari-sari store dito sa, ano, dito sa bahay namin. Tapos, habang si husband nag-work. Tapos, nagla-Lazada pa rin naman ako that time. Ang naging
problem kasi since nagre-renta kami, tapos nagbabayad kami ng utility, syempre regular na binabayaran na namin yan. Hindi sapat yung o yung total na kinikita namin para makover yon. Tapos yung anak ko, in a year, mag-aaral na siya. So, kailangan pa rin ng additional na kita. So, yun, nag-isip na naman kami ng paraan kung paano kikita until mapag-desisyon na namin na kumuha uli ako ng home-based job. So, ang ginawa namin is, una, bumili ako ng laptop computer. Kasi yung desktop computer, dati pala yung desktop computer lang yung ginamit ko. Sa first home-based job ko, pinull out lang namin yun from our internet cafe. Tapos, yung ngayon, before ako nag-start for my application na naman, yes, bumili na ako ng laptop computer. Nag-invest ako para dyan. Tapos, nag-designate ako. Itong pwesto rin na to. Yan, ito yung pwesto ko na ever since. Yan, ito nung mag-move kami dito. Ito na yung naging pwesto ko sa aking home-based job. Tapos, bumili na rin ako ng mga notebook, ball pen, ganyan. Tapos, ito, calculator. Yan, matagal yan. So, yung mga ginagamit ko ngayon, yung laptop computer, yung lamesa, yung table, tapos yung calculator, sila pa din naman yung ginagamit ko up to now. Kaya, in short, nung time na yon is pinaghandaan ko yung pagpasok uli sa home-based job. So, that time, nag-apply ako sa mga home-based jobs, and then luckily dun sa first one na nag-grab sa sa akin for an interview, nag-schedule sa akin for an interview. Siya na rin yung naging client ko. Yeah, for a while. Ayun. So, siya na rin yung naging client ko. So, bali, from hanggang ngayon, sila pa din naman. So, that time, yun, nakapag-start ako with them. That was November 9, 2017. So, sa ngayon, nasa 2 years and 5 months na ako with them. So, ngayon, April 27, 2020, nasa, yan, 2 years and 5 months na ako. So, ayun, luckily, naging okay yung naging working relationship namin ng ninaboss. So, ayun. Bali, nag-apply pala ako sa onlinejobs.ph. Even dun sa first job ko, dun ako sinuswerteng nagkakaroon ng kliyente. Kaya, ayun, very thankful ako with onlinejobs.ph. So, yung trabaho ko with my second client, ito nga, existing pa rin is yung accounting and bookkeeping. So, nadagdagan lang ng konti since lumalaki yung company, nagdadagdag sila ng products. So, napasok ako sa inventory management, kaya nag-extend ako ngayon ng mga additional 1 to 2 hours per day para ma-cover yung trabaho na yon. So, yung company is engaged with 3D e-commerce na nag-ooperate sa Canada and USA. Tapos, yung trabaho ko is from Monday to Friday. Tapos, at least 8 hours a day. Dati talaga, fix lang ako sa hanggang 8 hours. So, ngayon lang kasi na nagkakaroon ng changes or adjustments, napasok ako sa inventory, nadagdag yung workload sa akin. So, nag-extend ako ng 1 to 2 hours a day. So, yung current rate ko ngayon is 166 per hour. So, okay na yun para sa akin. Since nandito lang naman ako sa bahay, hindi ako nagta-travel, hindi ako namamasahe. So, dito lang ako sa comfort ng aming pamamahay sa isang sulok nga lang. Tapos, ayun, ganun yung rate ko. So, minumultiply lang siya for number of hours. Let's see, 10 hours akong nag-work sa isang araw. So, total of what? 660 per day. Tapos, binibill ko si client ng every 2 weeks. So, nagsisend ako ng invoice para makita niya, syempre, yung calculation ng billing. So, ayun. Every 2 weeks din akong pinapasahod. So, pagkapag sinend ko siya ng Friday ng after work, tapos kinabukasan, makikita ko na yung money transfer. So, kiniklaim ko yung sahod ko sa remittance center sa M. Louis here
o kaya sa Palawan Pawn Shop. Kasi yung ginagamit ni Boss is yung Zoom. XOOM, ano siya, remittance provider siya. Yung ginagamit online na connected sa PayPal. So, si Boss nag-charge siya ng $4.99 every transfer. So, ayun nga. So, yun yung kwento. So, sa ngayon, okay pa naman. Working pa naman ako with them. At wala pa naman akong planong magpalit ng client. So, full-time pa rin ako sa kanila. So, yung laptop ko nga, sabi ko nga, yung laptop ko, yung calculator ko, itong space ko na to, itong table ko, chair ko, sila pa din naman yung ginagamit ko. So, in short, yung naging investment ko dati para dito, yung naging preparation ko is very much sulit kasi napakinabangan ko na siya ng very long time. Imagine, almost 2.5 years na akong nag-work sa isang client ng full-time. So, di ba, parang it's a blessing na rin na, ayun, na-recover ko na din yung naging investment ko. Tapos, yung attire ko pala is pambahay lang. Hindi ako nagsusuot ng ano, ng formal uniform kasi hindi naman nire-require. So, pambahay lang talaga yung sinusuot ko. So, sa ngayon na naka-quarantine tayo, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho and sana nga maging tuloy-tuloy pa rin kahit meron pa tayong pandemic na na-experience. At sila din naman sa Canada tsaka sa US, syempre affected din naman sila ng nangyayaring ayun, yung health issues sa atin. Pero tuloy-tuloy pa rin naman yung trabaho kasi I believe ha, kasi yung sa US and Canada, yung product nila Boss is essential. Kinoconsider siyang essential. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung trabaho or yung operations ng business. So, ayun guys, yun lang yung gusto kong i-share in this video. Nasa 10th part na tayo at sana nasubaybayan nyo yung naging tutorial series natin. So, sa susunod na video, panibagong topic naman tayo. So, itatakel ko naman is yung Shopee. So, paano maging seller sa Shopee. So, sa mga interested sa ganung video, watch out lang po. Antayin nyo lang po yung mga susunod kong i-upload. Hey guys, thank you very much for watching and keep safe po sa ating mga pamamahay. Comply po tayo or sumunod po tayo sa mga government regulations para matapos na tong pandemic na to. And palagi pong mag-iingat and God bless everyone. Thank you.